Hi! O, maganda ba ako? Matutuwa kayo dahil napaka-special ho ng mga guests ko ngayon. Sobrang lapit na lapit sa aking puso dahil mahal na mahal ko po sila na. Sobra. Para malaman niyo kung sino, o join na kayo sa akin. Ipapakilala ko na aking mga bisita sa inyo. Sila po, ang turing ko ay mga kapatid kong tunay. Wala ko silang ka-choice-choice at pinilit ko talaga ang sarili ko sa kanila. Number one, ang kapatid kong laging sinasabi na namumula siya pero hindi totoo dahil pink ko ang kulay niya. Si Eric Kizon. Yan. Dada! Wow. At ang susunod ko natawagin, eto, kamukha-kamukha plakado, mukha ng daddy ko dito. Diba? Si Epi Kizon. At sarap, diba? Last but not the least, yung aming bunso lalaki. Si Bando. Ito na siya. Ayan, halika na. Ngayon. Sarap! Masarap. Pansinin nyo kaya ako. Ay, oo nga pala. Pansinin nyo ako. Birthday ko, diba? Happy birthday! Ay, happy birthday to me! Gutom lang. Ano, kamusta na? Ano na ang bali-balita? Oh, ayan na, dahil birthday mo, oh. Ayan, thank you. Ganyan ba ang gusto mo o gusto mo himay talaga? Himay talaga. Paano ako makakakain yan kung... Sabi mo, himay. Ito na, ayan. Kahit na apat na beses ako magse-celebrate ang birthday ko, sila po yung napili kong magiging kasama ko. Kasi sila po, masaya ako pagkasama ko sila. Nakakapag-reminisce tayo. Oo. Diba? Daddy. Ang daddy. Yeah. Kung andito ngayon ang daddy. Guys, don't mind me. I'm just eating, ha? Oo, no. Okay lang, anak. Kumain ka na kumain. Kung nandito si daddy, nag... Oo, gumagano na si daddy. Oo, siyempre. Kaya wala lang si daddy. At hindi din tayo papansinin nun. Oo, hindi tayo papansinin. Kakain lang yun, diba? So, pagkain si Airpot lagi yung... Number one. So, takin. Pero teka muna, kamusta ka na? Ay, eto. Mukhang alive naman, di ba? Eps. Oo. Ang dami-dami ng mga pelikulang nanalo kang best actor. Hindi mo maraming pelikula. Isa lang, tumama yung short film. International. Mm-hmm. Best director. Hindi, may best actor siya. Ay, Camille Eric yun. Meron din niya sa Brussels. Iba yun. Mm-hmm. Mm-hmm. Oo, matagal na yun. Ito. Para sa Marco ba yun? Actually, Tim. Ang naka-chamba, in short film, Bukal. It's about, kumbaga yung conflict ba sa Mindanao. So it's a peace campaign. Yung peace campaign kasi magkaisa PH. Nasa ano yan? Nasa YouTube yan na pwede niyong puntahan. May kanta tayo dyan, yung Lukso ng Dugo. Participated by 30 artists. Sila Gary V, sila ano. So yung mga naniwala dun sa peace campaign namin. Tapos gumawa kami ng short film. Yung Bukal. Yung Bukal ngayon na nanalo ng mga several awards. So, kailan ba yung papalabas? Malapit na kasi short film sa Kaise. So, inaano pa lang namin yung... Ngayon, umiikot pa siya dun sa mga festival runs. Tapos, tingnan natin kung saan platform natin ilang release. Masarap mag-direct? Oo. Pero, iba rin kasi... I mean, magaling din ang teacher ko. Teacher ko to eh. Si Kaise. Yan ang mga teacher ko. Parang so, ang tanda ng dating, no? Teacher. Teacher. Di ba? Kumbaga, dyan din ako natuto, and... Hindi, pero ano, ang tanong, ano mas gusto mo? Mas gusto mo bang mag-artista well, o mag-direct? Well, iba yung artista, pero iba rin yung fulfillment ng director kasi lalo na pag ikaw yung sumulat, guys, di ba? Hindi, pero gusto lang namin sabihin sa'yo na we are all very proud. Thank you, guys. Thank you. Yun lang yun. Yun lang yun talaga. Diba? At nandito ito kami para sa'yo. Kasi siyempre, I don't discount the fact na everything that I know in terms of this business is, of course, guided by Dad ever since, diba? So, tama. Diba ang daddy, no? Ako ate, naging busy na ako siyempre sa Karanyake. Kasi I ran for counselor. Ngayon, going na ako sa third term ko. Alam niyo naman, ayaw ni Papa sa politics, diba? Ano nga yung sinabi niya? Sabi niya, ayoko manalo kasi pag ako nanalo, anong gagawin ko dyan? Oo. So, ang ginawa ko, guys, nag-aaral ako. Nag-aaralan ko siyempre yung papasukin ko. At the same time, nagpaalam ako sa kanya, buhay pa siya nun eh. Pa, tatakbo ko ha. Sabi niya, huwag ka nang pumasok dyan, magulo dyan eh. Sabi ko,
hindi naman ako sasali sa gulo pa. Sabi ko, alam mo yung ugali mo na pinapakita mo sa akin mula bata ko, yun ang perfect politician. Yan ang, yan ang kailangan natin, oh, sabi ko. Tama. Eventually, nung pumasok ako, wag na rin siya. Di ba si Papa nag-iisa lang yan eh? No one can be Dolphy kahit sabi mo sa atin, kahit sino sa atin, sa industriya. Uh-huh. So, in my own little way, baka magawa ko yung pagiging Dolphy sa politics. So ako, ang layo ko sinasabi, nagaling din kay Papa na lagi ako mag-iwan ng ite sa lamang ang mukha. Mm-hmm. And I must say, you are good with what you do. Ako naman, ang napansin ko talaga is, simula na nag-politics ka, ang laki ng pagbabago sa pagkatao mo. Well, siyempre, nakita ka namin. Bata ka pa. Pero kaya pala, goal-driven eh. Oo. Kumbaga parang nagkaroon ng purpose. Yes. At saka ano, ang guys, buhay mo, parang ganun eh. You are like that, you're a people's person. Yeah. Siya malaking bagay din, my wife, Jenny. Mm. Mga anak ko, Vito, Kira, Gabby. Kapitana Jenning Sexy. Yan ang boss ko. Maganda kasi dyan, sinusuportahan ka din ng pamilya mo. Yes. So yun yun. Alam mo, kwento ko sa inyo guys, kasi nung mula nung nawala si Papa, never ko siya napaniginipan. Nung unang-unang na-proclaim ako, yung first term ko, I was living doon na naging napaniginipan ko, he was hugging me and kissing me. Okay. Napag-isip ko, iyak ako ng iyak kasi yung amoy niya nasa ilong ko pa. Mm. So, ano gano'n sa akin nagparamdam? Ganun. Naiwan yung amoy. Ako nga, nagtataka ako. I think, nung time na yon, hindi naman siya nagpaparamdam, pero parati ko siya naaalala pag nasa banyo ako. Sabay-sabay lahat eh. Uh-huh. Iyak, lahat sabay. Lahat sabay-sabay lumalabas. Pag naaalala ko siya, hindi ko maintindihan kung bakit. Kaya minsan, it came to a point, natatakot akong pumunta ng banyo kasi. Seriously. Siyempre, of course, lahat naman tayo, dahil sa sobrang pagmamahal natin sa kanya, kaya nami-miss natin siya. Every day, not a single day na hindi ko naalala si Daddy. Ako din, lagi ko naisip si Daddy, lagi siyang alala. Kasi sabi ko nung nasa ospital pa tayo nun, di ba? Sabi ko sa kanya, Dad, ngayon alam mo na kung gaano kita kalab. Kasi syempre, di ba, marami naman talaga nagmamahal kay Daddy. Pero yan naman yung bilang anak na bagong salta lang. Yung, hindi naman bagong salta kasi luma na rin ako. Kumbaga, 9 years old pa lang ako, anak na ako ni Daddy, parang ganon. Tuwa-tuwa ako dahil wala kayong ka-choice-choice, di ba? Parang ganon din ang ginawa kay Daddy. Pinagpilitan mo yung sarili mo. Pero hindi naman talaga pinagpilitan ka ng Daddy. Naman. Dinahal ka naman. Actually, guys, mas madalas pag dumalo kay Daddy kaysa sa akin. Oy, ikaw naman. Oh. Kamusta ka naman sa ginagawa mo? Nagpo-produce ka, nag-direct ka? Matagal na yun eh. 1991 pa lang. Nagpo-produce na ako eh. Of course, nag-artista ako noong 1987. Siguro na lang nagpo-produce na ako. Naisip ko, sabi ko, ako na lang din ang magpo-produce. Para mura lang, parang walang bayad ng direktor. Kasi mahal ang bayad sa direktor, di ba? Mm-hmm. Nagpunta ako sa New York, the best 5 months of my life. Kasi nag-aral ako, ang dami ko natutunan. Pero na-realize ko rin na yung mga natutunan ko doon, pwede mong matutunan on your own. Kasi alam mo naman ako, paka-elamero ako. Ususero. Hindi nga! Tama ba yung nalinig ko? So mahilig akong mangialam. Gusto kong mag-direct at nagustuhan ko siya talaga. Tsaka gustong-gusto niya kasi mababait kami sa set eh. Walang makulit, walang maingay. Hindi. Hindi ah. Walang pasaway. Anong walang pasaway? Kainig lahat. Kayong dalawang nangunguna sa pasaway. Memorize palagi ang mga lines. Alam mo, ang maganda lang kasi dito, ngayon of course, dahil nga sa Net 25, no, na binigyan kami ng chance, magsama-sama at kumbaga parang pagpatuloy namin yung legacy ni Daddy. So nag-pitch kami, ang naisip namin na title ng show is Quezon City. Although, nagkaroon na kami ng show before, yung Quezon Avenue, kasama si Daddy. Quezon City for Comedy Theater. Uh-huh. Yun, ang maganda lang dito is, magkakasama kami, magkakapatid. Magkakasama kami ng pamilya. Oh, tubig, ito! Ito! Oh. Bigla na ako tumumpay dito. Bandol, pantahimik. Pero tinan mo yung tumpok nung ano. Ang daming balat. Andiyan dyan lahat eh. Hindi nilalagay niyo yung balat niya dito eh. Ganun ba? Hindi. Wala ka dyan. Ang maganda lang nga dito, sabi ko nga kay Epic, dahil nag-redirect ka na,
isalang mo na yung sarili mo. He's my co-director. Ang maganda lang sa TV, it's the best way for you to learn. Adjust, practice, and adapt. Learn. And yeah. Adapt eh. Yung pag-adapt mo dun sa mga situations na nangyayari. Kasi iba-iba eh. Walang pareho. Wala. Alam nyo, ang daldal yung dalawa, guys. Bakit? Madaldal, busog ka na kasi kaya... Ito, si Ate Maria may birthday. Ako nga naman. Siya ang special dapat ngayon. Ikaw talaga, Epi eh. Oo, ikaw talaga, guys eh. Nagtalang buhay pa kayo dyan eh. Oo nga pala. Matanong ka namin. Yes. Nagot ako. Yan. Sino? Diyan ko lang. Anong wish mo sa birthday mo? Yan. Gusto ko kasi papayapaan. Hmm? Oo. Well, please. Miss Universe. Beauty queen ka ba? Hindi. Hindi gusto ko talaga kapayapaan. Yun ang nasa puso ko. Okay. Di ba, ang sarap kasi magtrabaho. Una, kung gusto mo yung mga kasama mo, masaya kayo. Mm. Walang mga put-on, walang mga pakain. Di ba? Sad. Pakain. Pakain ang tawag doon eh. Basta pag nagtatrabaho ako, ang requirement ko sa sarili ko, dapat masaya ako. Actually, kamukha nga yung peace campaign ko. Ano eh, it's not just about what's happening in Mindanao. Ikaw na naman sumagot eh, siya nga tinatanong. Oo nga. Yun ang... Ito na, natahimik na ako dito. Hindi, yun. Ano pa wish mo ate? Yung pang sarili mo. Can you imagine lang kung peaceful lahat? Ang buong mundo. Hindi, totoo yun. Ang saya siguro natin, di ba? Wala yung mga kaplastikan, wala yung mga kuno-kuno. Alam mo yan si Art, ang apelido niya, sick. Sa akin, di ba? Art sick. For art's sake. Okay. Lagi ganun, di ba? Sharing. For art's sake. Ay, hindi ko naintindihan eh. Personally, ano pang gusto mo? Meron pa rin akong gustong gawin na pelikula na siguro masasabi ko lang pa nagawa ko na. Ah. Eh, balita ko, meron kang pelikula sa stateside. Oo. Oh, oh. Stateside? Hollywood. May naka-line-up doon Hollywood film. Ano, it was offered to me. Maganda yung role, binas ko yung script. And sa Guam, mag-shooting eh. Ngayon, of course, alam naman natin, hindi na tayo true bumabata. Hindi na tayo bumabata. Kaya yung sinabi ko, hindi na tayo bumabata. So, ano pa ang gusto niyong gawin? Pero si Ate Maria, umuy baby naman eh. Hindi ano na ako. Uy, pero umuy baby pa rin. Umuy bago. Ay, kasi ayan ang bago. Ayaw mo. Ano ka lang. Ayan, ikaw talaga. Ikaw naman. Pero naman nalambing na kita, no? Ay, ate, umuy bagong talaga. Hindi. Hindi, umuy mo ko. Umuy mo ko. Ano yun, no? Hindi, totoo. Sa ilong mo yan. Hindi ko pagsubo sa ilong. So lahat tayo sa sarili ka, ano pang gusto mo gawin? Ano pa ba ang gusto kong gawin? Gusto ko dumating tayo doon sa panahon na... World peace na naman? Hindi! Okay. Gusto ko dumating doon sa time na masaya lang. Lagi. Gusto ko yun pag nagkikita-kita tayo, di ba? Ang saya natin. Yung gusto ko ganun. Sa career, ano pang gusto mo? So mangyari yun, guest ka sa Quezon City. Oh? Aba, yung tanong ko na ito sinasabihan, hindi ako pinapansin. Pwede ka ba? Kaya ba ng budget mo? Ay, talaga. Kaya naman siguro. Alam mo, kakayanan natin yan. Kakayanan, gagawa natin ng ano. Totoo na ba ito? Oo. Hindi. Kaya naman natin. Planuhin muna ng pwede ka muna, sumagot pa kayo. Kaya ano pa? Ikaw, ano pang gusto mong gawin? World peace. World peace ka din? Hindi. Peace to the Philippines. So you, Vandolf, di ba, last term mo na, do you want to pursue higher office? Position, higher office? Ako, kaya sa day at a time. Okay. Kung saan ako dali ng ni Lord, tama yun. Doon ako. Ako naman, ang gusto ko, world peace. Hindi, ako, parang hindi ko main, ano, ang parang ang dami ko pang gustong gawin. I think it's really in my nature na I don't like being idle. Ayoko nang walang ginagawa. Mm-hmm. But right now, as in, pag merong opportunity, kamukha nang ganito na magkakasama kami magkakapatid at makagawa ng mga marami pang mga pelikula at mga television shows,
Yan ang gagawin ko. But apart from that kasi, basta marami lang akong gustong gawin. Pero maganda yung mga gusto mong gawin. So guys, sana matigil lang itong pandemic. Oo. Oo, yun lang. Yes. Dahil ang daming nahihirapan. That's one big wish that we can all wish for, di ba? Uh-huh. Sana bumalik yung gana at yung industry ba ng Philippines. Uh-huh. The Philippine industry, cinema uh-huh. industry, yung agriculture natin, bumalik ulit yun. Kasi ang daming, ang laking potential ng Philippines. Kasi pag nangyari yun, buong bayan affected. Nakikinabang pati pamilya natin, down to yung mga tao sa paligid natin. Wow, matatanda na talaga tayo. Seryoso pinag-uusapan. Anyway, ako, that's the, yun yung mga panaginip natin. Pero siguro isa sa mga pinakagusto naming wish is to wish you a very happy birthday. Good health, ate. And you know na, you know how much the Quezon brothers love you. Diba? Yeah. Alam mo yan. Oh. Kaya nag-iisa ka lang sa amin natin. You're na, para sa amin, hindi ka lang diamond star. Baka pwede mo naman i-share yung diamond mo sa amin. Diamond sister. Diamond sister. Diamond sister. Maraming salamat sa pagdalo nyo sa aking kaarawan. At sa inyo pong lahat, maraming salamat din. Kaya huwag nyo kakalimutan, tayo hindi dapat nawawala ng pag-asa dahil meron tayong Diyos na pinaniniwalaan. At syempre, lagi tayong nasa kanyang awa. Hindi ba? Kaya maraming salamashte sa inyong lahat. Salamashte! Happy birthday, ate! Later! Yung bill kay Ate Maria na lang, ha? Thank you. Salamat sa pabudol. Love you. Pabalot! Love you.